Hey guys, good afternoon. Update ko lang kayo guys sa ano, pag-a-apply ko sa Taiwan. Paano mag-apply papuntang Taiwan bilang caretaker? Magandang gawin nyo guys, mag-search muna kayo sa ano, sa Google. Search nyo yung pangalan ng agency kung valid license siya. Pag valid siya, mag-join kayo sa FB page nila, tapos mag-PM kayo doon sa page nila. Tsaka magtanong kayo kung anong mga kailangan requirements. Kaso, pag nagtanong kasi kayo through PM guys sa ano, sa agency, sasabihin nun, bisita kayo sa agency namin. Dito namin i-discuss yung mga kailangan, kung anong mga dapat. Ngayon, sasabihin ko na sa inyo kung anong mga kailangan. Ang sa base naman sa agency ko, ang kabuang gastos daw sa ano, sa agency. Sa agency ko nasa ano siya, 80,000. Yung 80,000 na 'yon sa agency lang 'yun ha. Labas pa yung mga gastos mo sa mga requirements mo. Yung lakad-lakad mo, labas pa 'yun. Makukit. Tapos yung sa medical, ikaw magbayad noon ang medical pagpatay 15,500. Yung 5,500 guys na medical, kasama na yung vaccine doon. Bali, 3,000 yung medical, 2,500 yung vaccine. Yung vaccine na yun guys, yun yung ano, yung MMR, yung anti-flu. Tapos, yung sa TISDA naman, ang ginastos ko, 28,000. Pwede mo siyang i-down payment ng... Pwede siyang ano, mag-down ka lang ng 5,000, tapos the rest... i-lending mo na siya. Bago ka makalending nun, pag paalis ka na. Tapos, yung ano, yung PIDOS, taro online, magbayad ka ng 200 pesos para makuha mo yung certificate mo sa PIDOS. Yung OWA naman, hindi ko alam kung magkano ang babayaran sa OWA kasi di pa ako nakapag-OWA. Pero sabi ng mga tropa ko na nakapag-OWA na, may bayad daw yung booklet, tapos yung sa pag-stayin mo sa uuwahan mo, 350 a day. Kasama na yung pagkain dun sa 350 pesos. 6 days yun, mag-uwa online. Tapos, next nun, TECO. Yung TECO naman, yun yung personal appearance. Hindi ko alam kung magkano yung babayaran sa TECO guys, hindi ko pa alam. Yun yung last part ng ano, pag-process TECO. Tapos, visa na siya. Pag dumating na yung visa mo, i-swab test ka. Pag okay yung swab test mo, ano ka na, flight ka na. Pero pagdating mo dun sa Taiwan, mag-quarantine ka pa ng 14 days. Pag medical ka ulit dun, mag-swab test bago ka i-ano dun sa amo mo, sa employer mo. Sa yung kabuuan na ng mga gastos sa agency, 80,000. Pero maliban pa yun sa mga ginastos mo, kaya umabot din siya guys ng 100,000 mahigit. Kung sino yung mga gusto mag-apply dyan sa ano, Taiwan caretaker, PM nyo lang ako, mag-comment kayo. Tapos, i-recommend ako sa inyo yung agent ko. Mabait yung agent ko eh. Si ano... Ang bali, ang agency ko guys, Arandria Manpower Agency. Located siya sa Pedro Hill, sa may Agoncillo Street. Madali lang yun tuntunin guys. Alam mo yung Pedro Hill, yung pangalawang 7-11, tapos may makita kang Agoncillo Street. Yun na yun, may Arandria Manpower sa taas, third floor. Tapos yung tapat nun, mga mangga na may clinic doon sa tapat, tapos may ano, Pizza Hut na tinda. Yun na yung agency na yun, Arandria Manpower Agency. Sa third floor, ang room ng agent ko ay 305. Hanapin nyo lang dun si Miss Tisa Serrano or Ma'am Tis. Siya yung ano ko dun, nag-asikaso ng mga requirements ko. Dapat kasi, last year pa ako nakaalis eh, kaso naabutan ako ng lockdown, kaya... Nadubli yung gastos ko, nakapag-medical ako nung last year, tapos nag-start na ako ng training kasi nag-lockdown, inahinto. Mula March, nung nag-lockdown, nitong
February 2021 na ako bumalik sa agency. Ngayon na ulit ako nag-update. Kasi sa dami namin nung nag-training, ang dami pa kaming batch na hindi pa nakaalis, nag-ano pa, nag-process pa. Kaya waiting pa rin. Bali, kulang ko na lang tikot saka ano, OWA. Pag natapos na 'yon, mabilis na lang 'yun, guys. Yun lang. Bye.